Magandang araw, Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Mga kababayan, kung hindi pa kayo napag-subscribe, pag-subscribe naman po at i-like, i-share at saka mag-comment sa ibaba. Ito po ay balita sa Maharlika TV, March 30, 2022. Biro niyo kababayan, ha? Itong si Manny Pacquiao. Ang sabi dito sa balita, Pacquiao Camp naghamon ng pustahan. Lini plus 5 million votes versus BBM. Ay nako. Campo ni Pacquiao naghamon, mga kababayan, ng pustahan. Ang sabi dito, mga kapatid, isang grupo ng sugarol. Pati sugarol lang nakikipagkuhan na sa putuhan, mga kabayan, ha? Isang, di ba bawal ang magsugal? Isang grupo ng sugarol mula sa kampo umano ni Promly Standard Bearer Senator Manny Pacquiao ang naghahamon ngayon ng pustahan kung sino ang mananalo sa pagkapangulo sa darating na May 9, 2022 elections. Talaga naman, oo. Pati ganyan ginagawa ng sugal, mga kabay. Siyempre naman, hindi lang 5 million ang differential lang ni BBM at saka si Lini. Ngayon pa lang, 61% na yung latest survey ni BBM. Samantalang si Madam Lini ay 19% lang. So, ilang million ang differential doon? 45%, mga kababayan, ang differential. Ayon sa source, desidido ang kampo ng 8 Division Champion na patunayan na pwede pang matalo sa eleksyon si Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit ito ay sa pamamagitan lamang ng pustahan. Ay nako, talaga naman, oh. Matatalo sa pamamagitan ng pustahan si BBM, mga kabayan? Sa palagay nyo ba mangyayari yan? Magpustahan lang sila, pero sa palagay ko, 100% ng mananalo ito si BBM, mga kababayan. Basta ba plus 5 million votes kami kontra kay BBM, sabi ng isang kilalang sugarol na madalas nakakita ng boxing champ. Ay nako naman. Basta ba plus 5 million votes kami kontra kay BBM, so ibig sabihin, may handicap na 5 million si si Lini. Kung matatandaan, minsan na rin lumabas sa mainstream media at social media ang balitang pinaglalabanan na lang ngayon ang number 2 position at ito ay dinadaan na lang sa pustahan, mga kababayan. So pwede, pustahan sila. Pero kung magkano naman ang pustaya, mga kababayan. Ngayon, halos may isang buwan na lang bago ang inaabang halalan, lalong tumitindi tayaan ngayon. Napaka. Sa pagkakataong ito, hindi lamang number 2 ang pinaglalabanan, kundi tatalunin mismo ni Marcos kung may plus 5 million votes para sa kalabang presidential boy. Ito lang malakas ang pustahan ngayon, ha? Kung si Marcos ay may 19 million votes lamang, matatalo siya sa plus 5 million votes kung may makuha ng number 2 presidential. Kunwari si Lini ay may 16 million. So panalo na po ang kapustahan kay Lini kasi kung may plus 5 million, ang total niya ay 25-21 million. Mula sa nakuhang 16 million votes. Tama nga naman. Kailangan kung sakaling 20 million si BBM at nakakuha ng 16 million votes si Lini, panalo na yung kapustahan ni yung sugarol na yon, di ba? Paliwanag naman ng isang high stakes ruler sa casino na batid na umaabot na, mga kabayan, umaabot na ngayon sa milyon ang pustahan sa industriya ng manunugal dahil maraming sugarol ang nagkakasahan na ang kani-kanilang taya. Siguro milyon, bilyon ang pustahan dito. Napakalaking pera ang talagang
sa paglalaban nila kung sakali. Samantala, isang junket operator ang nagsabi na kaya ito ginagawa ng isang grupong mula kay Pacquiao dahil gusto nilang makabawi man lang kahit konti sa ginastos, mga kababayan. Kampo ni Pacquiao yun, ha? Pero ang pinupustahan niya, mga kababayan, si Lini at saka si BBM. Dahil nga, sabi dito sa balita, gusto rong bumawi ang kampo ni Pacquiao sa mga gastos na sa kumpanya, mga kababayan. Ay, gusto kong bumawi. O di, kung ayaw niya palang matalo, bakit kumakandidato pa siya, di ba? Dapat kung ayaw matalo, huwag nang kakandidato. O kaya itulong na lang niya sa mga mahirap nating kababayan, yung mga gastusin niya, dahil wala naman siyang pag-asang manalo, mga kababayan. Ay. Kahit Pacquiao, dahil gusto nilang makabawi man lang, kahit konti sa ginastos nila sa kumpanya bilang tulong sa paboritong anak ni Mami Junicia. Yan po ang tawag dyan ng mananagong ay trabisiya. Ano ba yung trabisiya, mga kababayan? Umaasa ng sulitaya kaya pupusta sa kabila, sabi naman ng isang sabonero. So ibig sabihin, si Manny Pacquiao nagpagpustahan na versus Lini at si BBM, mga kababayan. So Bakit ganon? Dapat sarili niya versus BBM, dapat ang pustahan niya, sarili niya versus BBM plus 20 million. Baka pwede pa. TikTok influencers being paid for anti-BBM campaigns. Ay, nako, mga TikTok influencers. Pinabayaran para mag-anti-BBM? From curated photos and videos to paid hacks and auto-likers on Facebook and Twitter to fake news and reading political team apps, and now TikTok influencers are now allegedly, mga kapatid, in the pocket of pink lawans receiving huge amount of money. Pati ba yan? Babayaran nila mga trolls nila sa TikTok, Facebook at saka Twitter? Magkano kayang binabayad sa kanila, mga kababayan? Yan ang tunghayan natin. The latest social media opus from Lenny's Dirty Tricks Department entered MTVN's radar, and so we took a deeper proof. Fact check. TikTok influencers are being paid to do anti-BBM campaign, mga kababayan. Yun, ito, inaamin na talaga. Iba nung nakaraang araw, yung mga editor ng mga pahayagan ay nagdadalawang isip na silang tumanggap, mga kababayan, ng mga ads na dirty ads na fake news galing kay Lini, dahil nasisira na po sila, mga kababayan. Nasisira na yung mga editors na tumatanggap ng mga fake na news. Kaya nagdadalawang isip na sila kung tatanggap pa sila or hindi na. Yan lang po ang ating may vlog ngayon, mga kababayan. Salamat sa inyo. Again, George sa vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, huwag kalimutan mag-like at mag-share. Mag-commento sa bandang ibaba para malaman natin ang inyong mga opinion sa video nito, mga kababayan. God bless po. Stay safe and healthy always. Thank you.